hindi ko na matandaan. So sabi ko, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ibig sabihin ng yung dalawang the rest. Tapos, pinapaliwanag niya sa akin, sabi niya, ay, siguro mas maganda habang pinapaliwanag mo sa akin yan eh. Ano kaya natin gawin natin content? Ayan. Hi, hello! Magandang umaga sa ating lahat dyan o magandang gabi kung saan man tayo naroon. Nawa ay tayo ay pinagpala at nasa mabuting kalagayan. So, muli narito si Ate Lolita Simple Life at nais kong namin uling mag-share sa inyo ng aming pinagkukwentuhan ng aking husband. This is my husband. Yes, this is my wife. Kamusta na po tayo? Isa pong muli, isang magandang araw sa bawat sa atin. So, na-miss po namin kayo. Hindi ko alam kung na-miss nyo rin kami. Kasi medyo natagalan na muli tayong magkaroon ng kwentuhan ng ganitong pagkakataon. So, kami po ay nais namin muling makapagbahagi kung ano man yung mga dapat natin pag-usapan sa araw na ito. Kami nung aking wife, yan, Ate Lolita, yan. So ano ba yung topic natin? Ano dapat natin pag-usapan? Eh, ako yung tinawag mo din. Ano ba? Eh, yan. Hindi, kasi magandang topic eh yung sinasabi daw na three magical words. What is the three magical words? Three? Mayroon daw tatlo na magical words so, which is I love you. Ayan, so mga friend, no, bagamat tapos na yung ano, no, Valentine. Pero siyempre ang salitang I love you napakalaga yan, lalo na sa buhay mag-asawa, di ba? Yes, love you. Ayan, so mga friend, guys, kasi di ba madalas naman natin ito naririnig sa mga salitang I love you, misa sa mga kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay, siyempre, at sa Panginoon, di ba? Pag tayo nagpipray, sasabi tayo ng I love you. And sa mga kaaway natin, di ba? Ewan ko lang kung Pag sa kaaway na sabihan mo, na, I love. Siguro you. Pwede, labas sa ilong. So bakit hihira lang yun? Pero siyempre, sabi nga, dapat kahit na ginagawa ka ng masama, kailangan palitan mo pa rin ang kabutihan, which is hindi mo man masabi ng I love you. Mahal mo siya. Because dahil yun ang kailangan eh. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kaaway. Yun ang sinasabi. Pero mahirap yun. Kung tayo mismo ay hindi na natin naranasan na mahalin tayo o magmahal tayo na mas malalim dun na ugat kung anong uri ng pagmamahal. Kasi pwede naman tayo, sabi mo nga, pwede ka naman magsalita ng I love you for the heresy lang. Pero kasi parang pakumbibig na lang, pakumbibig ano? Lang. So, I love you. Alam mo yung speaking of, tama ka dun, mami, no? Pag sinabi mo yung three magical word, which is I, tumutukoy sa yung sarili, love, ibig sabihin yun, yung sa damdamin mo, no? Na in-express mo, and you, ikaw, diba? Pinapatungkulan mo dun sa tao na yun. Oh, speaking of, ano pala, speaking of I love you, no, Patsy? Kasi tayo, nag-a-love you tayo sa mga asawa natin. Ikaw, sabihin mo na lang yung totoo, ikaw, nag-a-I love you ka sa akin, ako nag-a-I love you ako sa akin. Oo nga, sa mga kaibigan, sa mga, ano ba yung level ng pagsasalita ng I love you? Ano, kasi di ba, parang iba-iba yung level ng pagsasalita ng I love you. I love you sa kaibigan, I love you sa mag-asawa. Paki-explain mo nga sa akin mo. Kasi siguro, dapat nating malaman, una, na pag nagsasalita tayo ng I love you, so hindi lang basta yan pinapantukulan natin dun sa tao na mahal natin, kundi mayroong pang mas malalim. Kasi pagsalitang love, mayroong kasing tatlong definition yan eh. So ang salita kasing pag-ibig, mayroong pong tatlong kahulugan po yan. Kasi sa atin parang pag-ibig, ano eh, akala natin sa asawa, ako, sa asawa lang, sa may crush tayo, ano pa man, oo.
O kaya naman sa kapatid natin. Although sinasabihan din natin yung ating tatay, nanay natin, Mapa, I love you. Pero anong klaseng pagmamahal ang inuukol natin sa kanila? Halimbawa, sa iyo, sinasabihan kita ng I love you. Anong klaseng pag-uukol ng pagmamahal ang inuukol ko doon kung bakit ko sinasabi sa iyo? Halimbawa, sa anak, ako, sinasabihan ko yung mga anak ko, Nak, I love you, ingat kayo dyan. So ano ang anong klaseng pagmamahal ang inuukol ko sa anak, sa kapatid, sa magulang, at higit sa lahat sa minamahal? Of course, sinasabihan din natin ng I love you ang Diyos, di ba? O ano yung klaseng pinatutungkulan natin sa mga bagay na yun? Tatlong bagay ang... Sa mga kaibigan din. Siyempre, pangkalahatan na yan eh. Siyempre, dapat alam natin yung tatlong kahulugan ng salitang pag-ibig, which is yung love. Kasi kung titingnan natin, ang kahulugan kasi ng love, meron tatlo, no? Yung sa word kasi ng Greek word, kung atin titingnan, ang salitang pag-ibig o love ay mayroong tatlong definition. So, unang-una yung sinasabing eros. Ito yung based on feelings and me. Kumbaga, tumutukoy sa iyo na oriented ka doon. Kumbaga, yan yung una, eros, no? Eros. And then yung pangalawa is philia or phileo. And then yung pangatlo, which is yung agape. Which is yan, ay tumutukoy yan doon sa Greek word, which is madidefine natin yan doon sa scripture. Ayan. So, the word ano God. Dapat unahin muna natin sa isa muna natin okay, ipaliwanag. So, ano unahin muna natin yung ano yan? Eros. Eros. Ibig sabihin, E-R-O-S, eros, no? Yan yung kahulugan doon sa salitang Greek word, eros, which is ang meaning nito, sa kahulugan nito, ito yung tinatawag na, kumbaga, parang ito'y erotic, no? Kung mayroong kamang damdamin ng ganyang eros, which is para bang dyan din yata yung galing yung salitang arus. Kumbaga eros, na arus ka. Kumbaga ganun. Parang ganun. So, then, parang, so, parang, sa madaling short, ano ibig sabihin sa eros? Pinapatungkol ba saan yung eros na yan? Ito yung pinapatungkol na limbawa. Ito yung hindi lang. So, ito'y tumutukoy. Ang meron siya kasing ang ano nito ay ang salitang directed towards things or people or the situation. Ibig sabihin, ito yung parabang sa sitwasyon na merong kang gusto. Limbawa sa tao, merong kang crush. Parang gusto mo siyang ligawan. Kasi nagkaroon ka sa kanya ng kumbaga yung tinatawag na attractive. Yung isang tao, pag na-attract tayo, kumbaga, crush na natin. Kumbaga, gusto na natin siya. Parang ganon yung salitang eros. And then, hindi lang basta sa ano yan. Hindi lang tumutukoy yan dun sa sexual, no, erotic, kundi malalim pa yan. Halimbawa, pwede rin yan sa pagkain. Halimbawa, meron kang gustong kainin, paboritong pizza. Nakita mo ngayon kakaibang pizza. So, ibig sabihin yung eros na yan, ibig sabihin yan yung eros na yung siya yung talaga yung gustong-gusto mo. Halimbawa, katulad nga sinabi mo, yung ba, kung meron kang gustong ligawan. So, pinapatungkulan niya, pwede rin yung patungkulin yan sa ano, no? Sa mag-asawa, no? Yung eros. Kasi ibig sabihin niya yung eros na yan, yung damdamin mo na may something na parang anlalim, di ba? Iba kasi yung pag-iibig kasi yung sinasabihan mo ng pag-ibig sa kaibigan at saka yung pag-ibig sa anak. Iba pa rin yung talaga yung pag-ibig sa mag-asawa o sa minamahal mo, medyo malalim yun, di ba? Basta ang eros kasi. So, ibig sabihin eros na yan, yung pag-ibig sa isang gusto mo, sa mag-asawa o sa kasi yan yung handa kang mag-sakripisyo, ganun ba yan? Hindi. Iba to ang eros. Kasi pwede mo naman sabihin, like for example, pwede mong sabihin na sa sino man, I love you. But meaning, kaya mo sinasabing I love you because how you make you feel. Kumbaga, feeling mo yun. Kumbaga, yun ang feeling mo. Sometimes ganun yung nangyayari. Mayroon kasi siyang philosophy na ang philosophy niya siya na malalim. Oo. Yung eros tayo. So yung eros ay yan ay tumutukoy sa ano nga ba yun? Sa simple lang. Siguro sa simple lang. Kapag mayroon kang gusto. Halimbawa, dati naniligaw kay Ate Lolita dahil gusto.